Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Hello mga ka-OFW, magandang buhay po sa ating lahat. Magandang buhay po sa ating lahat ng kaibigan, mga kakampi, mga kasandigan, magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon, tuturuan ko po kayo ng isa sa pinakamagandang negosyo doon sa Pilipinas na patok na patok po. Patok talaga as in super patok na putok. Putok na putok. Ano ba yan? Patok na patok po talaga as in. Kasi lahat tayo kumakain ng bigas. Hindi, seryoso to. Seryosong bagay to. Seryosong pag-uusapan to. So, nag-adlib lang po ako para naman sumayo yung araw natin. So, kung napapansin nyo, nandito ako ngayon sa kusina namin. Kasi, maingay po doon sa labas eh. Doon sana akong balak magsasalita. Ay, magbibideo. Ang ingay po. Madaming nagre-repair sa bahay. So, well, since hindi naman namin bahay ito, nakikirenta lang naman kami dito. Itong buhay na kung OFW. So, una, diskarte doon. Hahanap ka muna ng area. So, ang area na hahanapin mo is palang na accessible, malapit sa palengke, o madaming mga tao. Yun yung mga dapat hahanapin mo sa isang pwesto. Seryoso ang usapan po to. Nabubulol ako guys. Parati na lang talaga ako nabubulol. As in, simula ng nagkaraano ako dito. Natipak. Natipak. Mukhang kasi ako nang bulalo noon ay medyo na yung ngipin ko. Medyo masakit siya. Yun. May dinadahilan kahit bulol. Hindi. Seryoso mo sa amin to guys. May nagtanong kasi sa akin na ano daw gagawin niya sa 50,000? Ano daw magandang negosyo doon sa Pilipinas? So, ito. Magandang usapan to eh. Pang negosyo. So, mga pamamaraan din yan kung paano mag-ipon. So, check! Big check! Kaya ko po nasabing patok na patok yung bigasan or pinakamagandang negosyo yung bigasan. Bakit? Basic needs siya ng isang tao. So aside from shelter, water, clothing, pasok siya doon. So kikita ka talaga doon sa bigasan na yun. Sa halagang 50,000 pesos, malaki-laki na yung maaabot niyan. So, paano ka magsimula? Magsimula ka, magpapaturo ka sa mga nagbebenta din ng bigas na hindi mo competitor, syempre. Para turuan kanila ng maayos, tuturuan kanila ng mga strategy, tuturuan kanila ng mga diskarte kung paano ka kikita sa negosyo niyan. So, may mga technique pa yan silang ibibigay sa'yo kung saan ka kukuha ng bigas na hindi ka mamamahalan and tuturuan ka nila kung paano yun i-manage, i-maximize or i-minimize. Doon ka magpapaturo. Pangalawa, dapat hindi mahal yung location mo or pwesto mo. Kasi, pag mahal ang cost ng location mo, hindi ka talaga makakaipon noon at hindi ka makakabawi. So, kailangan mong kumuha ng pwesto na hindi ka mapapamahal. So, kumuha ka ng location na hindi masyadong mahal. Kukuha ka ng pwesto na hindi masyadong mahal and
sisiguraduhin mo, bulol na naman ako, sisiguraduhin mo na matao yun. Mas maganda nasa public market ka. So, kung nasa ano ka naman, medyo probinsya, nasa baryo ka or barangay, maganda yun. Papatok yun doon. And, may pangatlo pa. Okay. Kailangan mong makisama sa mga kanegosyante mo. Oo, hindi mo sila pwedeng babaan. Kumbaga ganito, 33 ang kilo sa kanya, 32 sa'yo. Hindi pwede yun. Dapat pantay lang kayo. Kasi pareho kayong negosyante. Yun yung sikreto nun. And, yung mga kanegosyante mo, sila po yung tutulong sa'yo na ipaangat yung negosyo mo. At bibigyan ka din nila ng magandang payo. Kasi pioneering ka pa sa negosyo niyan eh. Hindi mo pa talaga alam ang kasikot-sikot. Pero kung, siguro, kung marunong ka na talaga sa negosyo niyan, pwede mo na sigurong gawin na pabor sa mga tao. Sa pagne-negosyo lang, sa pagne-negosyo, kailangan mong umayon. Baga, umayon sa agos ng ibig. Ganon. So, sa halagang 50,000 pesos mo, yun yung magandang negosyo mo papasukan sa Pilipinas. Internet mo nalang gagawin. Tulad ng mga online business, maganda din yun. Pero, dapat ikaw mag-decide. Binibigyan lang kita ng mga pro ng magandang pagninegosyo sa Pilipinas sa basic needs ng isang tao. Sa pagninegosyo po ng wikas, ano po yung unang gagawin? Magpaturo sa mga naunang mga nagninegosyo na ng bigas kasi sila yung may alam kung saan ka kukuha ng mga bigas na maganda at hindi mapapamura ka. Makamura ka. Makamura. Pasok sa budget. Makakabinansya ka. Hindi ka malulugi. Kasi sila yung pagsasabihan kanila na ganito ganyan. Pero dapat magpaturo ka sa hindi mo pa competitor. Hindi mo siya tatapatan. Kung kasi ibang bayan ka magsasaliksik. sa pagne-negosyo ng bigas is kailangan mo ito. Focus ka lang muna sa bagay ng bigas mo. Pangalawa, sa magandang timbangan. Pangatlo is pakikisama sa customer mo. Pang-apat, tiyaga at kapalan ng mukha. Yun po. For example, may mga kakilala kang nagtatanim ng palay, doon ka direktang kukuha ng mga bigas or palay mo siyang kukunin kasi ikaw na yung magpapagiling noon para makakaginansya ka ng husto. So, direct to the farmer kang kukuha ng mga bigas mo na ibebenta. So, how? Magsasaliksik ka. For example na may kakilala ka na magtuturo sa'yo na saan ka makakakuha ng bigas na makakales ka. So, for my opinion, kukuha ka doon sa mga farmer diretso. Kasi mas mura ang palay pa lang na ibebenta. So, ikaw na lang magpapagiling noon para magiging bigas na siya. So, mas easy. So, mas mura pa, makakaginansya ka ng gusto. So, nakikita ka doon. At isa pa, makakatulong ka pa sa mga farmers na mabibigyan mo sila ng magandang presyo. Yan po yung opinion ko. And isa pa, dapat may option ka. Hindi lang isang taong pwede mong tanungin. Dapat
may option ka pa. Ito si A, ito si B, ito si C. Dapat 3 option ang gagawin mo sa pag hindi na opinion. Kasi sa tatlong tao na yan, iba-iba yung opinion nila. So, ito yung mamili kung ano talaga yung mga opinion na yun. So, i-accept mo yun para may pagkukuhaan ka ng magandang idea. So, need mo yun kung gusto mong mag-negosyo. So, sa halagang 50,000 pesos, aabot yan. At sa success, magsasucess yan kung ayusin lang sa pagdala at imumonitor ng maayos. So, another income na naman, diba? So, mas magandang bata pa tayo, uumpisahan na natin ang pag-negosyo kasi mas mataas-taas pa yung puntahan natin. Ano ang gagawin mo? Dito naman tayo sa abroad, wala naman kasiguruhan yung ano natin trabaho dito. Pwede kinabukasan, wala na. Na ngayon, nasa kalagitnaan tayo ng awaw. Bloom, or patapos na ang contract, ganun. Sino namang hindi talaga gusto na makasama ng pamilya sa Pilipinas, diba? Mas maganda yun. Dapat tayong mag-think positive, wise, and think positive and wise para sa future natin. So, I just mga ka-OFW and hindi lang to para sa OFW. Para to sa lahat na naghahanap ng magandang negosyo. So, kung mag-umpisa kayong mag-negosyo, magsasaliksi kayo. So, masasuggest ko ito ng mga bigasan kasi isa to sa basic needs ng mga tao. Sa Kukuli TV po, hello po, sir. And kay Mads Jen Aguilar. Diyan sa Tagum City, Philippines. Maraming salamat, Mads. OFW din yan siya before. Galing siyang Hong Kong. And ngayon, nag-for good na siya doon sa Pilipinas. And then, napakasipag po. Sobra. Salamat po sa inyong lahat. And Happy New Year po. Bye-bye!